17 ng Hunyo, Lunes, ng 11 linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig na ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag niyong labanan ng masama ang masama. Kung sampalin ka sa kanang pisngi, ibaling ang mukha at iharap ang kabilang pisngi. Kung may magdemanda sa iyo para kunin ang iyong sando, ibigay mo pati ang iyong kamiseta. Kung may pumilit sa iyong sumama sa kanya ng 1 kilometro, 2 kilometro ang lakarin mong kasama niya. Bigyan ang nanghihigi at huwag talikuran ang may hinihiram sa iyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, "Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag niyong labanan ng masama ang masama. Kung sampalin ka sa kanang pisngi, ibaling ang mukha at iharap ang kabilang pisngi." Sa batas na ito, ang pinsalang dinanas ng isang tao ay siyering pinsala na ipapataw sa unang nagdulot nito, maging ito man ay individual, pamilya o buong tribo. Hango sa Eksodo 21, talata 24, ang panukalang ito na nagtakda ng malinaw na hangganan sa makatarungang parusa. Kailangang naaayon ang parusa sa krimeng ginawa. Ang intensyon ay hindi para itaguyod ang paghihiganti, kundi para pigilin ang pagdanak ng dugo. Para kay Jesus, hindi sapat na pigilin ang karahasan at paghihiganti. Nais niyang tuldukan ito sa pamamagitan ng isang paraan na higit na dakila sa maaaring isaad ng batas. Batid ni Jesus na natural sa tao ang hangarin na maghiganti sa kaaway. Nakita ni Jesus kung paano mapanukso ang kasamaan at nais nating makabawi sa gumawa sa atin ng masama. Tinuturuan tayo ni Jesus na sundan ang kanyang halimbawa ng pagpapatawad at labanan ng masama sa pamamagitan ng pag-ibig at pagpapatawad sa tulong ng Espiritu Santo. Pagsasagawa, huwag gantihan ng masama ang masama, ngunit laging magsikap na maging mabuti sa isa't isa at sa lahat ng iba pa.